Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the Godspeed. Amen. Magandang hapon po mga kapatid at salamat sa Panginoon na tayo ay muling nagsama-sama sa pangalawang pagkakataon sa ating pong Holy Week Special. At sa hapong ito, ang tatalakayin po natin ay yung tinatawag nating Trail of the Blood para mas maunawaan natin kung ano ba yung mga tinubos sa atin ni Kristo, kasi naririnig natin yung terminology na tinubos tayo ng dugo ni Jesus. So we would like to focus on that. Nang sa ganyan, mas lalo nating ma-enjoy yung sineselebrate nating Holy Week at yung sakripisyo na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga natin dito, even more important are the benefits Jesus purchased for us when He shed His blood. It was so valuable and in short supply that not a single drop was wasted. Each act of the shedding of this precious blood purchased something for us. So let us follow the trail of blood. At bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataon na pag-aralan nga ang iyong mga salita. Lord, sa aming pag-aaral ng mga bagay, kung ano yung mga tinubos mo sa amin, patuloy bigyan mo itong linaw sa bawat isa sa amin. At patuloy namin ina-acknowledge na kayo nga po ang pinakamagaling na guro na meron kami sa lugar pong ito. At salamat po sa pagkakataon na kung saan makita namin ang pagkatubos mo sa amin, patuloy na buksan mo ang aming mga puso't pandinig, anumang bagay na dapat naming ayusin at baguhin, kaya po ang patuloy na magtuturo nito sa amin. Ikaw lang po ang patuloy na may tataas sa aming kalagitnaan at wala na pong iba. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So yung unang dugo na pumatak sa katawan ni Kristo, makikita natin yan in Luke 22 verse 24. Sabi nga dito, and being in agony, he prayed more earnestly, then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Now remember, ito pong nagkikwento dito ay si Luke at siya po ay isang doktor. Ang nangyari dito, yung pawis ni Kristo, literally ito po ay dugo. Ito yung tinatawag nating sa medical term, hematrodesis, na kung saan sa sobrang tindi ng pagkakaisip ng isang tao sa kanyang pagdadaanan, pumuputok yung kanyang mga blood vessels at lumalabas yung mga dugo doon sa sweat glands. At kung titignan nga natin, nung mga panahon na yun, sinabi ng salita ng Diyos na si Kristo nagpawis na dugo. So literally talagang ang lumabas sa sweat glands niya ay dugo. Now para saan yung dugo na pumatak dun sa Garden of Eden? Now remember, ang agony ni Jesus during that time, lumagpas yung paghihirap ng cross of Calvary. But then again, ang sinabi ni Kristo, not my will, but Father, your will be done. So para saan yung dugo na pumatak dun sa Garden of Eden? It purchased, sabi nga natin dito, freedom from our bad habits. Victory over our will. Yung bagay na gusto natin, especially yung mga bad habits natin, hindi natin magawa. Bagkus masunod natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi nga binayaran na ni Kristo yung mga bisyo natin. Nang sa gayon, ito po ay mapagtagumpayan natin at masabi natin na hindi ako susuko dyan, kundi kalooban mo, Panginoon, ang mangyari sa buhay ko. Yung pangalawang pagkakataon na kung saan nagdugo muli ang Panginoon at pumatak muli ang dugo ng Panginoon ay makikita natin doon sa Matthew 25 verse 57 to 68. Sabi nga dito, and those who had laid hold of Jesus led him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were assembled. But Peter followed him at the distance to the high priest courtyard, and he went in and sat with the servants to see the end. Now the chief priests, the elders, and all the council sought false testimony against Jesus to put him to death, but found none. Even though many false witnesses came forward, they found none. But at last, two false witnesses came forward and said,
This fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. And the high priest arose and said to him, Do you answer nothing what it is this man testify against you? But Jesus kept silent, and the high priest answered and said to him, I put you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Jesus said to him, It is as you have said. Nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his clothes, saying, He has spoken blasphemy. What further need do we have of witnesses? Looking now, you have heard his blasphemy. What do you think? They answered and said, He is deserving of death. Then they spat on his face and beat him, and others struck him with the palms of their hands, saying, Prophesy to us, Christ, who is the one who struck you? So during this time, ang nangyari, nabugbog ng masyado ang Panginoong Jesus, pinagsasampal po siya. Kung titingnan po natin at pag-aaralan scientifically, mas malaki yung damage na nagagawa ng sampal kaysa po sa suntok. At makikita nga natin dito, pinaghihila yung kanyang balbas. At kung ating pag-aaralan nga, yung resulta ng sampal sa mukha ni Jesus, talagang mamamaga ang kanyang mukha. Kumbaga, para siyang nabugbog ng taong bayan kasi sobrang lakas ng impact na yun. Especially pag ang tao po ay hindi naman nakahanda, pag siya po ay sinampal at hindi niya ito sinangga. At sa Middle East po, hindi sila talaga nanununtok dahil bawal sa kanila gamitin yung suntok. Ang malimit na ginagawa nila, yung tsinelas nila pinangsasampal nila at yung kamay nila pinangsasampal nila. At napakalaking damage ang nagagawa nito. Talagang mamamaga ang mukha mo. Ika nga yung magkukulay blue sa magayan. At sigurado may puputok at may dudugo dyan. You know? At pinaghihila yung balbas ni Jesus Christ. Now remember, kung titignan po natin, ang mga Arabo po, ang mga nasa Middle East, technically, at mga Hudyo, masyadong mababalahibo at ang kakapal ng kanilang mga balbas at bigote. At kung titignan natin, bakit nila pinaghihila ang balbas ni Kristo sapagkat siya po ay guro ng batas o ng salita ng Diyos. At karamihan ng mga guro patungkol sa mga relihiyosong bagay o patungkol sa Diyos, sila po ay nagpapahaba ng balbas nila at bigote. At ito nga po ay makapal. At bakit hinila? Pagkat ang sabi nga dito ng high priest, he is speaking blasphemy. Kaya ang sinasabi nila, hindi siya karapat dapat na maging guro, kaya pinaghihila yung kanyang balbas. At kung mapapansin po natin, nagdudugo na yung kanyang mukha dahil sa pamamaga at mga pasa na idahampot niya sa sampal. Hindi lang yun ang nagdugo sa kanyang mukha, kundi hinila yung kanyang balbas. Ang kaibahan po ng buhok natin sa ulo at buhok natin sa mukha at sa katawan. Sa ulo po, meron siyang zap na bumabalot sa kanya na pag binunot yung ating buhok, kumakati lang. Samantalang yung mga buhok natin sa katawan, ito po ay nakakapit sa ating mga laman. At pag yan po hinila, may matatanggal na laman. At dahil nga hinila yung kanyang balbas at pinagbubugbog yung kanyang muka, dumugo ang kanyang muka at dumugo ang kanyang baba dahil nahila yung kanyang balbas. At hindi po sila nagsabi sa Panginoon na, oh Jesus, ready ka ha? 1, 2, 3, sabay hila. Kundi kanya-kanya silang hila. So imagine nyo na lang ang kapal ng balbas pinaghihila at may mga laman na sumama doon. At talagang dumaloy yung dugo doon. Ngayon, ang tanong, para saan yung dugong dumaloy sa mukha ni Kristo nung siya po ay ginulpi at pinaghihila yung kanyang balbas? Sabi nga natin dito, yung dugo na yung tinubos para sa ating tagumpay sa ating kahihiyan, frustration, and confusion. Kahihiyan ng ating nakaraan at na-prostrate tayo sa mga kapalpakan natin sa nakaraan. At nako-confuse tayo nung tayo po ay wala pa kay Kristo. So dahil sa dugo ni Kristo, nagkaroon po tayo ng katagumpayan, binayaran na ni Lord ang ating kahihiyan, kaya nga tayo nakakakita ng mga tao na nagte-testify kung papaano sila kasama noon
at hindi sila nahihiyang sabihin yun sapagkat binayaran na ni Kristo ang kahihiyan na yun at patuloy na nagkakaroon tayo ng magandang kinabukasan sa Panginoon. Kaya nga makikita natin yung mga binago ni Kristo, hindi sila nahihiya na i-testify ang mga pangit na nangyari sa kanilang mga buhay at ang pangit na nakaraan dahil nabayaran na ng Panginoon at ngayon handa na silang humarap sa napakagandang kinabukasan at hinaharap. So yung pangatlo kung saan dumugo ang katawan ni Kristo, dito po sa John 19 verse 1. Sabi diyan, sa John 19 verse 1, so then Pilate took Jesus and scourged him. So ang nangyari po dito, pinaglalatigo ang Panginoon at ang latigong ginamit sa kanya, yung tinatawag na cuts of nine tails. So meron niyang mga parang bulitas, mga tingga na pabigat at may mga hook or mga pieces of glasses na nakalagay doon sa mga cuts of nine tails, sa mga hibla niya, you know, at ang gumagamit nito ay napaka-professional. Sabi nga natin dito, it is designed by military, financed by government, and used by professionals. Kasi ang tagal na nilang ginagawa yan at ang purpose nito, pahirapan lang ang isang tao to the max, to the highest level, at hindi siya patayin. So sa tagal ng ginagawa ito ng naglalatigo, master na kung hanggang saan pwede paghatawin ang isang tao nang hindi siya mamamatay gamit itong latigo na to, na kung saan napakatinding torture. Now, meron tayong kaisipan na ang inabot lang na hataw ni Jesus ay 39 lashes, kasi merong sinasabi sa Deuteronomy na paglalatiguhin mo ang isang Hudyo, dapat 40 minus 1, so that would be 39. Pero kung ating titignan yung prinsipyo na yon o yung batas na yon, pag ang nilatigo ay Hudyo at pag ang naglalatigo ay Hudyo rin. Now, sa pagkakataong ito, tandaan po natin, si Kristo ay Hudyo, pero ang naglatigo sa kanya ay mga Hentil, mga Romano. Kaya ang sabi ng Biblia, he was scourged, bugbog sarado, dila niya lang ang walang latay. So antindi ng inabot na bugbog ng Panginoong Hesus. In fact, dun sa Psalms 129 verse 3, it was described, sabi dito, the flowers plowed on my back, they made their furrows long. So dinidescribe ng salita ng Diyos na ang sugat na tinamo ni Kristo sa kanyang likod ay parang inararong lupa. So ganun katindi, kasi dahil gagaling na yung mga Roman soldier na gamitin yung whip na yon at mag-torture sa mga tao, talagang precise yung kanyang paghataw, and the more nahahataw niyan, the more lumalalim yung mga sugat na yon. Kaya kung saan-saan tumama yon sa katawan ng Panginoong Jesus, kung napanood natin yung Passion of the Christ, 10% pa lang nun yung bugbog na inabot ng katawan ni Kristo. Kaya nga sinasabi sa salita ng Diyos na halos hindi na natin na makilala yung nakapako kung yun ba ay tao o hayop sa tindi ng bugbog na tinamo. So, para saan yung bugbog na inabot ng katawan ni Kristo? Saan tayo tinubos? Sabi nga natin dito, tinubos tayo noon sa ating sakit at mga karamdaman. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So napakagandang malaman na tayo nga ay tinubos ng dugo ni Jesus na bugbog ang kanyang katawan para po sa ating kagalingan. Anumang klaseng sakit yan, kayang paggalingin ng Panginoon. Kailangan lang natin maunawaan tayo mismo, kung ma-encounter natin ang kalagayang ito, tayo po ay magkasakit at magkaroon ng matinding karamdaman, patuloy nating ideklara, Panginoon, salamat po pagkat ako nga ay pinagaling mo na. Dahil tinubos na yan ni Kristo, binayaran na yan ni Kristo. Ang isa pang bagay na dumugo ang katawan ni Kristo, dito po sa John 19 verse 2 to 3. Sabi diyan sa John 19 verse 2 to 3, and the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him purple robes. Then they said, Hail King of the Jews, and they struck him with their hands. Kung mapapansin niyo po ito,
pag napunta po kayo sa Middle East, meron doon mga puno-puno sa disyerto na kung saan meron siyang mga tinik. So parang ganito yung pamilya nung pamilya ng halaman na ginamit doon sa paggawa ng thorn sa ulo ni Jesus. At itong thorn na to is 1 inch yung pinakamaiksi niya at hanggang 2 to 3 inches yung pinakamahaba. At itong thorn na ito ay needle strong and needle sharp. It means sobrang tibay, hindi siya mababali basta-basta at sobrang tulis nito. At ito po ay hindi kinustomize sa ulo ni Jesus. Meaning, hindi yan sinukat muna yung ulo niya, kundi tinansya lang. So, ang ginawa nila, tinansya yung ulo. At para pumasok to sa ulo, biglaan siya dapat ilalagpak sa ulo. At kung mapapansin natin, pag tumusok yan sa ulo ni Kristo, babaon po yan sa kanyang balat dito sa ulo niya. Now, hindi yan babaon sa bungo. Dahil ang pinakamatigas na buto sa katawan ng tao ay ang bungo. So, bumabaon yan sa balat ng ulo niya. And basically, dahil halaman yan, merong dakta, ang nagiging reaction ng balat, namamaga po yun. So, pag namaga yun, mas lalo pa yung babaon. Kaya ang nangyari, nung binaon na sa kanyang ulo yung crown of thorns na yun, dumugo, pumantak yung dugo sa ulo ni Kristo dahil sa crown of thorns na yun. At para saan? Yung binayaran ni Kristo nung pumatak ang kanyang dugo sa kanyang ulo. Sabi nga natin dito, victory over our poverty. Now remember that poverty and prosperity is a mindset. It is not a statement of our bank account. So ibig sabihin, ang pinapakita dito ng Panginoon, tinubos niya tayo sa kahirapan. Kailangan magkaroon tayo ng kaisipan na dahil kay Kristo, nakakaranas tayo ng abundant life. Yung sinabi nga sa John 10:10. Na I have come that you might have life and have it more abundantly. So abundance is not based, hindi sinabi ni Lord based sa kung magkano yung pera mo, kung ano yung tinapos mo, ano yung position mo sa karir mo. Yung abundance is based on the Lord Jesus Christ. If you have a relationship with the Lord Jesus Christ, then you are out of poverty. Kasi kung titingnan natin bakit binigyan tayo ni Lord victory over poverty, kasi nga mostly, pag nakikita natin yung ating sarili na tayo po ay naghihirap, sumasakit yung ating ulo. Pag wala tayong pera, sumasakit yung ating ulo. Pag wala tayong pambayad sa mga bills, sumasakit yung ating ulo. So, tinubos na tayo ni Lord doon sa ganong kaisipan. Kasi sabi nga ng Panginoon, siya ang ating kayamanan. Now, next, yung dugo na pumatak sa katawan ni Kristo, ay makikita natin sa John 19. Verse 16 hanggang verse 18. Sabi dito, then he delivered him to them to be crucified. So they took Jesus and led him away. And he, bearing the cross, went out to the place called of a skull, which is called in Hebrew Golgotha. When they crucified him, the two others with him, one on the other side, and Jesus in the center. So dito makikita natin, dumugo ang kanyang kamay, dumugo ang kanyang paa dahil ipinako si Kristo sa krus. At kung mapapansin natin, para saan yung dugo na dumaloy mula sa kanyang kamay at mula sa kanyang paa? Sa kanyang kamay, para yung ating gagawin magkaroon ng katagumpayan at pagpalain ng Diyos. Ika nga, hindi laging palpak ang magagawa natin. Sa kanyang paa, para yung paglakad natin sa pagiging Kristiyano, tayo po ay magkaroon ng tagumpay. Yun po yung tinubos ng dugo ni Kristo sa kanyang paa at sa kanyang mga kamay. Now lastly, ang huling-huling pagpatak ng dugo ni Kristo ay makikita natin dito sa John 19, verse 32 hanggang verse 34. Sabi dyan, then the soldiers came and broke the legs of the first and of the others who was crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his leg. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. Now, bakit hindi binali yung paa niya, yung tuhod niya, sapagkat siya nga ay patay na? Now, para masigurado na siya ay patay na, dahil matagal na nilang ginagawa to, na kung bakit tinusok yung kanyang puso para siguraduhin nga na patay na siya. Kasi ang rule, pag ang tao pinako sa cross, pag yan ay ibinaba ng buhay, absuelto na siya sa kanyang mga kasalanan. Ngunit, yung nagpako sa kanya, yun naman ang ipapalit na ipapako
dahil pumalpak sila. Kaya nga sinigurado ng mga Roman soldier na patay si Kristo. At para masigurado mo, kailangan tusukin mo yung pinakapuso kasi yun nagbibigay ng buhay sa tao dahil pinapump niya yung dugo. At kung mapapansin nga natin, nung tinusok yung puso ni Jesus, ang sabi nga dito, water and blood came out. Pag pinag-aralan po natin scientifically, ang tao po na namatay na ng isang oras mahigit, naghihiwalay na yung red blood cells at white blood cells. So ito ay nagpapakita rin na si Kristo nga ay matagal nang patay, kanina pa namatay. Kasi most probably, kaya nila sinisiguradong patay si Kristo kasi ibababa si Kristo bago mag-sabat. At kung titingnan natin, Friday, pinako si Kristo at ang sabi nga ng salita ng Diyos, alas 3 ng tanghali, namatay si Kristo. Ang Hudyo, magsisimula ang Sabat nila alas 6 ng gabi. So, bago mag alas 6 ng gabi ng Biyernes, kailangan maibaba si Kristo. So, most probably, mga around 5, tinusok yung puso ni Jesus Christ. So, alas 3, so isang oras ng mahigit na siya ay namatay. At pinakita yan ng Bible scientifically na siya nga ay patay na ng mahigit isang oras dahil water and blood flowed out of his heart. At nung dumugo yung kanyang puso, para saan? Yung tinubos ng dugo na yon. Sabi nga natin, ang tinubos ng dugo ni Kristo nung dumaloy na nanggaling sa kanyang puso ay patungkol sa ating mga relasyon na patawarin yung mga taong nagkamali at naghudas sa atin. Whether we like it or not, may mga tao na malapit sa atin na maghuhudas sa atin. Ngunit, binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na magpatawad. Now, tandaan po nyo, kasi ang sinasabi ng iba, nahihirapan ako magpatawad, Pastor, kasi nasasaktan pa ako. Totoo naman yun, kasi kung tayo po ay nasaktan ng mga tao na ating minamahal at hindi natin inaakala na tayo ay sasaktan nila, napakasakit talaga nun. Kailangan nating maunawaan na ang Kristiyano magkaroon ng maturity nang sa gayon tayo ay nagpapatawad base sa desisyon, hindi po base sa emosyon. Ang nais ng Panginoon, lumago yung ating pananampalataya na mapatawad natin ang mga taong nagkasala sa atin base sa ating desisyon, hindi sa ating emosyon. So, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang dugo, kaya nating magpatawad. Hindi ko sinasabing mawawala agad-agad ang sakit. Yun ang kailangan lang natin maunawaan sa pagpapatawad natin na babawasan ang sakit na naidulot sa atin. So salamat sa Panginoon sa mga bagay na ating tinalakay. Nakita natin kung ano yung mga tinubos ni Kristo sa ating mga buhay. Una, ulitin natin, ang tinubos ni Kristo sa ating mga buhay, freedom from our bad habits. Pangalawa, victory over shame, frustration, and confusion. Pangatlo, healing. At pang-apat, victory over poverty. Pang-lima, yung hands and feet, victory sa ating mga gagawin, magtatagumpay tayo. At victory sa ating paglakad bilang Kristiyano. And lastly, pang-anim ay yung katagumpayan natin, kakayanan natin na magpatawad ng mga taong naghudas sa atin at mga malalapit sa atin. So, salamat sa Panginoon at nawa ay naunawaan natin, naintindihan natin at lalong magkaroon ng matinding impact sa atin itong Holy Week na dinadaanan natin ngayon at sineselebrate natin ngayon. Ito ay pagpapaalala sa atin kung anong ginawa ni Kristo 2,000 years ago, lalong-lalo na sa atin na nakaranas ng kanyang pagmamahal at ngayon mayroon ng relasyon sa Panginoon. Ang patuloy nating paalala, wag lang tayo ang makaalam nito, ipaalam din natin sa ating mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay. So salamat sa Panginoon at nawa sa dalawang araw na pag-aaral natin patungkol sa ginawa ni Kristo, pagparito ni Kristo, may mga bagay na natutunan tayo na maaring makatulong sa paglago ng ating pananampalataya at maaring makatulong sa pag-share natin sa ating mga kaibigan, kapamilya at mga kapitbahay. So tayo po'y manalangin.
Panginoon, maraming po salamat sa dalawang araw na binigay mo sa amin. Nakita namin ang iyong kabutihan, nakita namin ang iyong kapangyarihan, nakita namin ang pagtutubos mo sa krus ng Kalbaryo, lalong-lalo na ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming mga nakaranas ng iyong pagmamahal. Patuloy namin itong ma-enjoy at lalo pa kaming lumalim dito. At huwag namin kalimutan na ma-share namin ito sa aming mga kaibigan, kapamilya, at mga kapitbahay, Lord God. Lord, muli, salamat sa pagkakataon na mag-celebrate kami na Holy Week at alalahanin ang ginawa mo 2,000 years ago, Lord God. Dalangin ko po, O Diyos, magkaroon ng matinding impact ito sa aming mga buhay at patuloy na ikalago ng aming pananampalataya at pagiging Kristiyano. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli, mga kapatid, salamat. Godspeed.